Good evening. Ito na po yung part 2 ng Bybit GCash to Bybit papuntang Play Wallet tapos in-car token gamit ang Wemix token. So pagkatapos yung makagawa na ng account, punta kayo dito sa Buy Crypto, dito sa Bybit Buy Crypto. At pag na-verify nyo na ng level 1 yung itong crypto exchange nyo, and of course kailangan lagyan nyo rin ng mga security, tingnan account setting. Saan yun? Yung identification nyo, pag level 1 na yan, maganda na yan, eh pwede na. And then, lagay kayo dun sa protection. Ito pinaka, isa sa pinaka-importante, Google 2-factor authentication. Download nyo yun sa Play Wallet, yung Google Authenticator. Password, of course, and yung mga yan. So, pagkatapos noon, punta na kayo sa P2P. P2P, person to person, tapos all payment, natin na i-filter natin ng GCash, confirm, so lalabas lang dyan yung GCash, yung mga nagbebenta through GCash, so ito yung pinakamababa, yung offer niya, 56.39 ng isang USDT ang available, oh. Okay, ang limits 200 to 2,700 PHP. Bibili tayo ngayon. Sabihin na natin 300 pesos, 5 USDT yan. So, bibili ako. Gcash. Yung pangalan daw, when making payment, basahin nyo lang itong sinasabi niya. And then, payment complete. Chat natin. Hello. Hintayin natin yung chat niya na matapos. Ito yung 14 minutes yung kailangan nating consume before 14 minutes na dapat matapos yung transaction. So, ito yung number niya. Ito yung pangalan niya. Tayo lang natin mag-reply para talagang OL siya. So, nandito ako sa GCash. Isi-send ko na yung payment niya sa 0995-884-9069. Okay. Magkano yung bibili natin? 300. Lagay natin. Sa GCash. Nasa GCash ako, guys. And then, ayan na. Okay po. Then, tinagkulin ko lang yung resibo. Medyo matagal itong mag-send itong. Touch po yung receive mo. Okay. Send. Payment complete. Knowledge. Yung computer receive, okay, hintayin natin na i-send niya na sa atin yung 5.3 USDT, then view my asset, okay, andito na guys yung ating kuha na sa funding, dediretso yan sa funding. Transfer natin from funding to, yeah, sige, unified trading. And then, punta tayo sa unified trading.
trade. Nandito na yung ating USDT. Spot. Punta tayo sa spot. Pick natin Wemix to USD para makabili na tayo. So, ayun guys. Ito yung price niya ngayon. 0.8211 per USDT. Again, ang USDT ay stable coins ng crypto. Yun yung equivalent, dollar equivalent ng crypto. USDT, tsaka USDC, tsaka marami pa. So, meron akong available na 5.31. Bibili ako ng, sabihin na natin, market kasi gusto ko nang bumili. Ilan? Okay, 50% ng aking USDT. Ay, bibili ako ng Wemix. So, buy Wemix para sa market na yung price na 818.8181 ng aking mabibili. Buy na natin yan. So, 3.216 Wemix ang mabibili ng 2.631 USDT. Yun lang ginamit ko kasi. So, buy. So, meron na yan. Asset. Check natin. Nandito na guys, yung ating Wemix token. Now, pupunta tayo ngayon sa ating Wemix wallet. Okay, naka-prepare na sa akin. Gumamit ako ng tawag dito, emulator para makita nyo. So far, meron akong available na 144. Tapos, kunin natin yung ating address. Ito yung address ko ng aking Play Wallet. Copy address kung gumagamit kayo ng PC. And then, transfer na natin ito. Bakit wala siyang deposit? Transfer natin sa funding. Punta tayo sa funding. Meron na. Ayun. Sa funding, doon mo pwede siyang i-withdraw. Hindi sa aking unified account. Enter. Dito natin lalagay yung address na nakapi natin from our Play Wallet address. Again, pupunta kayo sa Play Wallet nyo. Click nyo to. Kunin nyo yung address. Copy address. And then, siya ang i-click nyo dito. Okay, ulitin natin. Dito. Nung nag-trade na ako sa... Pagkatapos ng trade ko sa spot trading, pumunta yung Wemix ko dito sa unified trading account ko. Tapos, transfer ko siya sa funding. Kaya ito na. Para makita natin itong withdraw. And then, sa withdraw, kinuha ko yung address, wallet address ko, and then account, all, submit. Basahin natin, okay. May fee siya na 1 Wemix. Ito yung fee niya ng ating transaction. Medyo mahal. Sa tingin ko, pero okay na rin yan. Verification mo sa next time, submit. And then, bibigay yung kukunin yung inyong 2FA at saka pag na-activate nyo yung mga yan for your security, for the security purposes. Lagay ko lang guys yung aking code. Send verification code sa unahin natin yung email kasi okay lang yan na matagalan compared doon sa Google Auth
authenticator kasi ito nagbabago-bago yung Google authenticator. So ilalagay ko lang dito yung binigay na oath sa Google authenticator natin sa phone natin. Lalabas doon yung ating number. Confirm. Withdrawal application submitted. Confirm. Withdrawal address whitelist. Not now. So, ganun guys yung pag-transfer ng Wemix. From GCash, bumili tayo dito sa P2P. Bumili tayo sa P2P and then kinonvert natin yung bumili tayo using USDT. Sa P2P, then kinonvert natin sa Wemix, and then Wemix, sinad natin sa ating Play Wallet. So, check natin yung ating Play Wallet kung nandun na. Browse natin yan. Check natin yung ating withdrawal. History. Ayun, dito na guys. Free lang yan kanina. Dito na. Pumasok na. So, pagpasok dito, ang gawin natin para maging in-car token ito, ang procedure dito guys is iso-swap natin yan. I-bridge natin sa PWMX muna. Bridge na ang PWMX. Kanyan. Reset 3 lang. Next. PWMX. Okay, so parating tatanungin yung inyong dito, yung inyong password. Lagay nyo yung password nyo dito. Okay guys, so lagay ko na yung password dito. Withdrawal successful. Kanyan, late na yung na-bridge ko na. For Wemix token, na-bridge ko na sa PWemix. Refresh natin. Kailangan kasi natin i-bridge siya sa PWemix para makabili tayo ng P or Play in-car token. Ayun, nandun na. So, yung kanina, PWemix, tapos naging P in-car. Dito na pwede natin i-swap sa in-car. P in-car. Hanapin natin dyan. Play in-car token. Ayun. Play in-car para sa Decaron. So, i-max natin yan. Ayun. Yung katumbas niya is 9.11. Meron siyang slippage. Tapos, fee na 0.45 Wemix. Next. Guys, ito yung procedure para maging in-car token siya. Kasi in-car token lang ang pwede nating iswap sa maging non-vis. And then, refresh natin. Yung PWMX, ang ginawa natin, sinwap natin sa para maging P in car. Andito na siya. 144 to kanina. So, nadagdagan. 154 na siya. Ayun o. Guys, o. Ayun. Ito. P in car. Ito yung kanina. 9.19. Swap natin yan. Gawin nating in car. So, max. Ayun. Hindi pala swap, guys. Sorry. Exchange. I mean, exchange natin yung P in car na max into play in car into in car lang. Mawawala yung P niya. Bridge complete.
guys, check natin. Kasi meron akong 144 kanina dito. Ayun, naging in-card token na siya. So, ganun guys ang gawin natin para maging in-card token yung ating Wemix na galing sa Bybit. So, nandito na siya sa Play Wallet. So, thank you. Ang susunod dito, gawin natin tong Nunvis. Subukan natin. Wait lang. So, nandito ako guys now sa Tekaron G. Uwi ko lang to. Gawin natin Nunvis yung ating in-card token. So, nandito ako sa Ardeca Castle. Hanapin lang, punta tayo dito sa tatlong linya. Exchange token. Ayun, nasa gitna pala siya. Refresh natin yan. Again, i-refresh natin yung Play Wallet. So, sa inyong Play Wallet, mag-login kayo, login nyo lang ito sa inyong Play Wallet. Tingnan natin ang konti. Paalala lang guys, kailangan yung unang pag-link nyo ng yung Play Wallet ay hindi dapat pangalawa yan. Dapat yan yung primary, yan yung pinakaunang link ng yung Play Wallet. Kasi mahirap yan, hindi, parang hindi yata papasok pag pangalawang wallet address na yan. So, nandun na guys, yun o. Magre-refresh, 154. Dito tayo, ikakast ng in-card. I-melt natin. Melt natin, isa. Or, sige. Sabihin natin, tatlong in-card token. Confirm, melting. Tapos, sire-required na naman tayo. Magkaroon ng QR code. Punta tayo sa ating application na Play Wallet. Sa ating cellphone and then ilagay lang na ilagay lang natin diyan yung nasa upper right second sa gitna. Confirm yung QR code. Galaw-galaw nyo guys yung QR, yung camera ng QR code ha, kasi medyo maglalagyan. Gaganyan siya pag nalagay nyo na. I-record na naman yung inyong password. Okay, nalagay ko na yung aking password. So, na-melt na siya. Nabawas na, tumaas na yung aking numbies. At nabawas na. So, ganun lang guys ang ating gawin para ipasok natin yung from GCash to Bybit to our game. Bibili ko pala yung so na yun? Yung crystal, 3M. Selection natin. Damage reduction tayo. Kulang pa ng isa. Okay. So, thank you guys for watching. This is Rampage Acer. Kung may katanungan po kayo, please pakilagay lang sa comment section sa baba. And then, please like, share, and subscribe. Thank you very much po sa papapanunood ng aking